May 26, 2023, ito nga yung araw kung kailan sinurrender na sa amin yung bahay ni Pag-ibig. Last video ko, nabanggit ko nga sa inyo na nanalo ako sa Pag-ibig foreclose unit. At sa wakas, sa tatlong buwan naming pag-aantay, nagbunga din lahat. Last February 2023 nga kami nag-apply at nagbakasakali lang naman kami nun. At hindi nga kami nabigo agad, guys, dahil nanalo kami agad dito sa Pag-ibig foreclose unit. Kaya kung isa ka rin sa nangungupahan at nakita mo tong video na to, baka ito na yung sign para makakuha ka na rin ng sarili mong bahay. Etong video na to, guys, ito yung time na nag-iikot-ikot pa kami ni Hubby at nagtitingin-tingin kami ng mga bahay. Bawal talaga pumasok sa isang unit, guys, pero dahil matigas ang ulo namin, pinasok namin yung bahay. And take note, guys, nakabukas naman din yung pintuan. Sobrang kalat dito, guys, at super dami talagang basura. So kung kukuha ka ng isang unit sa Pag-ibig acquired asset, expect mo na yung mga gantong senaryo. Halos kasi lahat ng mga basura ay nandito. So gagastusin mo din talaga to ng malala para mapaganda mo yung bahay. Kaya namin pinasok din tong bahay at para makita din namin yung sa taas. Meron kasing senaryo na nakuha yung friend ko sa Pag-ibig acquired asset at yung nakuha niyang bahay ay townhouse din. Kagaya lang din itong bahay namin. Ang kaso nagka-problema nga sila dahil yung ceiling ng bahay na nakuha niya ay may malaking tibag. Once kasi na na-applyan mo na sa Pag-ibig at na-approve ka, kailangan mo nang ituloy yun. Dahil pag hindi mo siya tinuloy, pwede kang maban sa Pag-ibig acquired asset. So dahil nagustuhan na nga namin yung location ng bahay at yung pagkatayo ng bahay, in-applyan na nga namin to sa Pag-ibig. And ito pala yung itsura, guys, nung sa likod niya. Yung extender ng bahay at ito naman ang CR. Ang CR halos hindi mo talaga makilala. Nag-side visit kami ng February and 1 week lang yung pagitan. In-apply din namin sa Pag-ibig agad. 1 week pa lang ang nakalipas nung time na nag-apply kami. Nag-announce agad si Pag-ibig kung sino-sino yung mga nanalo sa bidding ng acquired asset. At ito na nga yung oras na kami ang nanalo. Kapag nanalo ka, magte-text sa'yo si Pag-ibig na within 3 days kailangan mo magbigay ng bid bond or 5% bid bond ng binid mo. Ipagpalagay na lang natin na 1 million yung nakuha mong bahay. Ang kailangan mong ibigay sa Pag-ibig ay yung 5% bid bond mo. 5% ng bid offer mo. Ang presyo lang talaga ng bahay namin is 800,000. So dahil nga bidding ito, kailangan mo mag-offer ng mas mataas. Isipin mo na kada magbibid ka, hindi lang ikaw yung may gusto ng bahay. Marami kayo. Nalaman namin nung time na nagbid kami at kami ang nanalo, meron kaming kaparehas na presyo. Bidid namin to ng 1.2 million at nagdagdag pa nga kami ng butal na 25,000. Imagine, guys, kung hindi kami nagdagdag ng 25,000, hindi kami yung mananalo. 20 katao po kami ang nagbid dito at swerte talaga na kami ang nanalo sa bahay na to. Worth it naman ang presyo, guys, sa 1.2 million dahil sobrang taas na rin talaga ng bahay dito. Ngayong 2023, kung kukuha ka ng bahay na brand new dito sa lugar namin, umaabot na ng 11,000 to 13,000 ang monthly niya. Imagine mo yung laki ng difference niya ngayon. At isipin mo, property to. Ito ang pinakamalaking investment talaga sa pamilya. Ang meron kang sariling bahay. Sa 2 taon naming pagbabayad ng upa, ngayon lang din talaga namin na-realize na sayang din talaga yung pera namin sa 2 taon. Kakapanood ko nga ng mga video about foreclosed unit at ito na nga, guys, meron na kaming sariling bahay. And sa ating next video, guys, itatopic ko yung naging renovation ng bahay namin at magkano ang nagastos namin. So yun lang, guys, thank you for watching. Bye!